Kamusta mga tropa? Anong balita? In today's episode, let's talk all about Nebula Mask Machine Man o mas kilala natin sa simpleng tawag na Machine Man. Sa totoo lang mga tropa, bago ako nag-research ng topic natin ngayon, ay hindi ko na naaalala kung sinong mga karakter dito. Pamilyar lang talaga sa akin ay yung title. Naaalala ko na lang ulit ito nang mapanood ko ang ilang mga video clips ng Machine Man. Bale, ang naaalala ko nung mga panahon na pinapanood ko ito, syempre ang bida na si Machine Man na may final attack na katulad ng kay Zoro. At syempre si Buknoy, ang sidekick ni Nick. Sino ba namang makakalimot sa kanya? Siya na siguro ang pinakasikat na bola noong mga panahon na iyon. Pagkakaalala ko, gumawa ako ng sarili kong version ni Buknoy. Gamit ang tennis ball, nagdrawing lang ako ng mata ng katulad ng kay Buknoy. Ganun lang naman kadali yun. At kapag oras na ng paglalaro namin, ini-imitate ko si Machine Man. Ito ang ibinabato ko sa mga kalaro ko. Kayo ba mga tropa, ano bang mga naaalala nyo sa Machine Man? Yung mga magagandang alaala nung mga panahon na iyon. I-comment nyo lang sa ibaba. Ang original title nito ay Nebula Mask Machine Man, isang Japanese tokusatsu TV series na nilikha ni Shutaro Ishinomori at ang producer naman nito ay ang Toei Company. Ipinalabas ito noong January 13 hanggang September 28, 1984 sa Nippon TV. Ipinalabas naman ito sa ating bansa noong early 90s sa IBC 13. Pag-usapan naman natin ang mga karakter dito. Siyempre, unahin na natin ang bida. Siya si Ken Takashi o mas kilala ding Nick. Siya si Machine Man at ang main character sa kwento. Ipinanganak siya sa Ivy Planet. Noong makatapos siya ng pag-aaral, nagkaroon siya ng degree in sociology. Sa pagpunta niya sa planet Earth, ang pangunahing gusto niyang gawin ay pag-aralan ang mga kinikilos ng mga tao para makukuha naman siya ng doctoral degree. Gayunpaman, nung makilala niya si Maki at malaman ang tungkol sa tentacle, sila ang grupong may masasamang gawain nang dahil dito ay nagpasya siya na mamalagi pa ng mas matagal sa ating mundo upang pigilan ang grupong ito sa pamumuno ni Professor K. Siya naman si Buknoy, isang baseball robot, ang kasama ni Nick na magtungo sa ating mundo. Matalino at madiskarte. Nagsisilbi din siyang kaibigan at advisor ni Nick. Siya ang ibinabato ni Machine Man kapag may tinatarget siyang kalaban. Siya si Maki Hayama, isang photographer at journalist ng Shukan Hit Newspaper. Nakilala niya si Nick sa isang traffic accident na nangyari sa kanila at simula nga nun ay naging magkaibigan na sila. Muling nag-cruise ang kanilang landas, ngunit sa pagkakataon na iyon ay sa pagkatao na ni Machine Man at nahulog agad ang loob ni Maki sa kanya dahil na rin sa pagsagip ni Machine Man sa kanya sa panganib. Kalaunan din naman ay nahulog na rin siya kay Nick na ang hindi niya alam ay isang tao lang si Machine Man at si Nick. Siya si Masaru Hayama, ang 10-year-old brother ni Maki. Ilang beses na rin siyang nabibiktima ng mga kalaban. Ngunit nasasagip naman siya kaagad ni Machine Man. Siya si Henshu, ang editor-in-chief ng Shukan Hit at ang boss ni Maki. At syempre, atin na rin kilalanin ang mga kontrabida. Siya si Professor K, ang leader ng Tentacle Criminal Organization. Siya si Monsu, isang humanoid robot na nagsisilbing chief executive ng Tentacle. Nasa kalagitnaan pa lang ng serye nang mag-apisya ni Machine Man. Siya si Mechanical Parrot, ang robotic parrot na nilikha ni Professor K. At siya si Lady M, ang pamangkin ni Professor K. Kasama niyang pumunta si Professor K sa Espanya para sa isang trip. At doon na rin niya binuo ang isang organisasyon na pinangalanan naman niya na Octopus. Pag-usapan naman natin mga tropa ang plot nito. Sakay sa kanilang spaceship na may pangalang Space Colony, sina Nick at Buknoy. Nagmula sila sa ibang planeta at papunta sa ating mundo upang pag-aralan o obserbahan ang kilos at ugali ng mga tao. Ito ang kanyang magiging thesis para sa kanyang doctoral degree. Siyempre, habang nananatili siya sa ating mundo, kailangan niya ng human identity. At kinilala nga siya sa ngalan na Ken Takashi.
Nakilala niya si Maki Hayama, isang photographer sa Shukan Hit Newspaper. Pagkatapos nun ay naging magkaibigan sila at makalipas nga ang ilang araw ay nasagip ni Nick si Maki sa panganib nung mahulog siya sa building. Ngunit hindi ito sa katauhan ni Nick kundi kay Machine Man. Kaya naroon si Maki sa building ng mga oras na iyon ay para kumuha ng mga pictures para nga sa kanilang newspaper. Misteryoso kasi ang pagkasira ng building na ito. Kinalaunan ay nalaman ni Nick at Maki na ang nasa likod ng pagkasira ng building ay ang grupo ng Tentacle. At maging ang masasama nilang gawain sa buong mundo ay nalaman din nila. At dahil nga dito ay nagdesisyon si Nick na mamalagi pa ng matagal sa ating mundo upang magamit ang kanyang advanced technology at superpowers para protektahan si Maki at ang mga bata. Isa kasi ang mga bata na tinatarget ng mga kalaban. Sinimulan na rin niyang kalabanin ang mga tentacle cyborgs upang protektahan ang sangkatauhan. Sa kalagitnaan ng serye ay napagtagumpayan ni Machine Man ang pagbuwag sa tentacle. Gayunpaman, lumipat si Professor K sa Espanya kasama ang kanyang pamangkin na si Lidiem. Kasama rin niya ang kanyang aide na si Tonchin Kan. Bumuo sila ng panibagong grupo at tinawag nila itong Octopus. Katulad ng kanyang uncle, allergic din siya sa mga bata. Sa katunayan, kapag may malapit sa kanya na bata ay namumula ang kanyang ilong. Nung una, nagre-recruit sila ng mga magnanakaw at mga kilalang kriminal sa buong mundo. Kinalaunan ay maging ang mga robotic drones ay ginamit rin niya upang makipaglaban kay Machine Man. Sa katapusan nga ng serye ay bigla muling nagpakita si Professor K na dating nawawala kasama ang pinakamalakas na makakalaban ni Machine Man. Maidagdag ko lang mga tropa tungkol sa plot ng Machine Man. Napansin niyo ba na medyo magkatulad ang mga karakter nito sa Superman? Noong mga panahon ding iyon ay naging usap-usapan nito. Sinabi nila na ginaya ito sa American DC Comics superhero na Superman. Bagaman hindi ito kinumpirma ng Toei o ni Ishinomori ang tungkol dito. At bago tayo magtapos mga tropa, bigyan ko muna kayo ng ilang trivia tungkol sa ating mga bida. Alam nyo ba na bago pa niya magampanan ang karakter na si Machine Man, nagkaroon muna siya ng guest appearances sa mga tokusatsu series tulad ng Spectreman, ang original Kamen Rider, Borough One, at Kikaider. Siya rin ang boses sa likod ni Hokoto, isa sa mga karakter sa BTX. Siya ang nagdub sa original version nito. Siya nga pala si Osamu Sakota. At sa ngayon ay nasa 61 years old na siya. Alam nyo ba na si Machiko Soga ang nagdub sa boses ni Buknoy o Ball Boy sa original version nito? Siya rin ang gumanap bilang Rita Repulsa sa Mighty Morphin Power Rangers. Please comment down below mga tropa kung may additional info at correction kayo sa episode natin ngayon. So yun na nga mga tropa, hanggang dito na lang. Kung may topic kayo na gustong i-suggest upang talakayin sa mga susunod na ipapublish ko na videos, magkomento lang kayo sa may comment section. At kung natripan nyo mga tropa ang content na katulad nito, please subscribe to my channel. Pwede rin kayong mag-like at mag-dislike. See you next time. This is Matsuki Mats, signing out.